Hinay kayo sa mga binibitawan ninyong salita, administration, hinay-hinay. Because pagka nakita yan ng mga nasa aktibo, eh ganyan palang gagawin ninyo sa mga retirado. Oh. Pananakot kasi, yun yung peg. Pananakot, pag-oppress, paglihi sa katotohanan. You serve the people. Congress, Senate, you serve the people. All government. Kaya nga ako, ayoko sa gobyerno eh. Ito nga mga kababayan. Bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. And sinisingle out ako kasi kapitan lang daw ako. Pero yung mga general, ano, hindi nyo kinasuhan kunyari si Macanas. Pero si Macanas hindi premier, non-premier. So, yun yung ano, no? Nandun tayo ngayon. Tatakot kayo na kasuhan yung mga premier? O dahil sa merong kayong sinasabi na tatanggalan nyo ng pensyon ako at saka yung si Macanas, parang kino-communicate nyo dun sa mga nagmanipesto ng mga premier, lumagay kayo sa ayos at tatanggalan namin kayo ng pensyon. Again, that is a showing ng pagiging oppressive, no? Eh, entitled ka ng batas ng magkaroon ka ng pension. You serve the country. Ba't nyo ngayon tatakotin na tatanggalan ng pension yung tao? Di ba? You're creating more enemies when in fact you need more and more na mga generals na kakampi ninyo. Hindi eh. Pagka yung mga general na yan, eh, nilagay nyo sa alanganin, yung mga nakaabot sa kanila nang sila yung mga tiniente pa, kapitan, major, colonel, hanggang sa nag-general, 30 years in the service, therefore 30 years of span na may mga nakasama yan. Kahit enlisted man na dati mga private, ngayon mga master sergeant na o sergeant major na. So, it's a long line in the pipeline. So, hinay-hinay kayo sa mga binibitawan ninyong salita. Administration, hinay-hinay. Because, pagka nakita yan ng mga nasa aktibo, eh ganyan palang gagawin ninyo sa mga retirado. Wala kayong pakialam na hindi nyo man lang tanungin yung ano namin, opinion namin tungkol sa mga NPA na yan. Ang daming namatay na sundalo. Mga kabatchmate ko namatay. Yung mga ganun ba? So, hinay-hinay. And that's, biglang tatanggalin nyo ng pensyon kasi lumaban, nag-iingay. Nagtatanong nga, in fact, na sa gobyerno. Kaya mali yung style eh. Pananakot kasi, yun yung peg. Pananakot, pag-oppress, paglihi sa katotohanan. Kaya, pagka ganun yung klase ng gobyerno, walang pupuntahan yun, kundi down the drain. Eh, sorry, sayang yung boto namin, oh. Sayang talaga, oh. Sinayang mo. Kaya nga BBM, you shape up. Ganun lang. Huwag kang magagalit ka pag nagsasabihan ka ng mga tao. No. You serve the people. Congress, Senate, you serve the people. All government. Kaya nga ako, ayoko sa gobyerno eh. Ayoko nang ako'y napapagsasabihan na kulang pa yung servisyo ko. Eh, private citizen ako. That's why ako yung boss. No? Nandun ako, nakalagay. Boss ako. People of the Philippines. Di ba? Nandun ako. Yung kategorya na yon. Pero itong mga tao sa gobyerno, isipin nyo, may mga asawa rin yan, may mga kamag-anak din yan na nagre-reklamo rin. So, where do you, ano, hindi pwedeng matigasan. Kailangan you address the concern of the people. Ganun kasimple. And part of that concern is respetuhin nyo ang mga Duterte, respetuhin nyo dahil sa yung boto ninyo ay nanggaling sa mga supporter ng Duterte. Ganun kasimple yung equation. Birahin nyo yung Duterte, magagalit yung taong bayan sa inyo kasi tarantado kayo ha. Hindi namin kayo nilagay dyan para tigpusin ang mga Duterte. Yun eh. Diba? That's why you have to perform better than Duterte, the old man. You better perform better than Duterte, digong. Para makuha niyo respeto ng taong bayan. Ganon kasimple yung formula. Anong ginagawa niyo? Binibira niyo, pati yung anak, binibira niyo, BP. Eh, unit team.
Wala. Sa kangkungan kayo pupulutin talaga. And if you insist in doing that, yung ginagawa nyo ngayon, all the more na nawawala yung suporta ng taong bayan. Ang laging comment nyo na nadidinig ko, nabudol kami, nabudol kami. Sa mga text, no? Nabudol kami, nabudol kami. Buong pamilya ko sumusuporta sa inyo. Buong angkang ko, marami kami. Meron nga dyan, 10,000 kami. Paano ba yung pirma namin, papadala namin? Sabi ko nga, ilang beses ko na sinasabi, tatalakayin ko. Pero hindi ako nagmamadali dahil sa hinahinay lang yung ano, timing. Yung konti-konting ganyan, okay, manageable. Hindi naman, we're not out na now na. Now na, kailangan, million-million na. Hindi. We have until, siguro June 30, no? Para makakompleto ng 2 years ang si BBM. Meron siyang 6 na buwan mula ngayon para maipakita na nagre-react siya. Nagre-react ang gobyerno. Hindi yung dinadagdagan pa yung kanilang kabruskuhan, kanilang arugante, yung... Ano yung term na yon? Na gina yung sa constitution na nasa dulo ng dila ako na naman. Arrogance, really, arrogance, no? Na ano, tapos insensitive, walang pakundangan na panglapastangan ng karapatan ng taong bayan. Karapatan ng taong bayan na magkaroon ng people's initiative, pero para bayaran ninyo ng bayaran, tapos ngayon, tinatago nyo na, kasi nabisto eh, may nagbisto. So, tignan natin kung ano mangyayari, kung magkakaroon ng investigasyon, at kung anong salag, at kung may makukulong, eh baka walang makulong, o paano yun? So, sige, galitin nyo pa yung taong bayan. Ang sa akin, sinasabi ko, nagagalit ang taong bayan. Ako, galit ako. So, masama ba yon na magalit yung tao? Kasi binoto ko kayo, tapos hindi kayo nagbibigay ng tamang serbisyo. Diba? Ginagastos yung pera ng tao na walang kapararakan, pero hirap ang tao. Okay lang, gastusin eh, pero binibigay ninyo, tinatranslate ninyo sa mura yung bilihin, mura yung bigas, mura yung gasolina, and all that. Hindi, alam naman namin na yung gasolina, wala tayong magawa. Pero ang dami niyong pwedeng gawin para ma-suppress yung paghihirap ng tao. Ang ginagawa ninyo kasi, sinusuppress ninyo yung freedom of expression. Ino-oppress ninyo yung tao. Mali kayo. So, saan pupunta yan? Ay, malalaman natin. Basta, as of my last vlog, sabi ko, you are on a self-destruct mode. Kahit walang gawin ng taong bayan, self-destruct kayo. Kasi pagka dumating at nag-abot-abot yung puno ng taong bayan, mapuno, talagang mapupuno na yung punong-puno na. Parang Fernando po, pagka napuno na yung salap, kakalusin kayo. Ang ganun ba? Ngayon la, paano? Hindi naman mapigil yun, lalo yung nagdalaway yung tao na walang patawad. Yun ang kinakatakot ko yung maging ano, yung People's Revolution, yun ang nakakatakot eh. Pati yung mga retirado, galit na galit, apektado yung pamilya nila eh. Tapos yung kunyaring armed forces, galit na galit din. Yung parang ano eh, parang French type na revolution o kaya yung cultural revolution ng China, ng Mao Zedong. Naku, nakakatakot yun eh. Kasi yung may mga pinag-aralan, talagang yung mga people in government, pati yung everybody na pinaggalit yung tao, ni-round up talaga, tsaka pinatay. Yun yung hindi dapat mangyari sa Pilipinas yun. That's why, wag niyong sinusuppress ang tao, let them bring out. Yung kaserolang kumukulo, pag tinakpan ninyo, sobrang biglang apaw yan. Mahirap kalaban yun. Ang pinaka-ayoko, mag-civil war tayo. Kaya yung mga retirado, mga kabady, mga kapatid na mga retirado, easy lang. Tahimik lang tayo. Tahimik. Ganun lang. Tama na yung pirma ka lang sa manifesto. Pinapakita mo yung sentimiento mo. We support the feeling na we are withdrawing our support kay BBM.
and Sara, acknowledging Sara, to step up and be the president, because we do not want the Philippines to go down the drain. We are expressing our sovereign will. Now, kung umabot yan ng million-million, something to contend with. Dapat, it's either kayo makinig sa gobyerno, o kung ayaw makinig, wala, mangyayari sa inyo, good luck sa inyo. Or kung kunyaring konti lang yung makinig, yung mag-express ng opinion nila na ganyan, o di panalo ko, panalo yung BBM, hanggang 2028 ka. Good luck, Philippines, di ba? Ganun lang yon. Hanggang 2028, wala sigurong salita tungkol sa droga. Pero may mga nagte-text sa akin eh, sir, dito sa amin, laganap na naman ang droga. So yun, mga taong bayan na nagte-text sa akin. Kaya tama lang, we are withdrawing our support kasi hindi naman ganyan dati. Wala nang droga dito nung panahon di Tatay Digong. O, yun yung mga comment ng tao. So konti pang mga... Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.